Magandang araw mga ka-RS, mag-DIY maintenance tayo ng itong motor natin. Mag-change oil ako. And then papalitan ng tensioner spring at adjust ng bulb clearance. Kasi parang medyo iba ng tunog ng itong motor natin at medyo matagal na rin hindi na change oil. Pero bago yan, engine sound check muna tayo para meron tayong before and after. Yan ang tunog niya sa RS. Kung naririnig na. So, yun nga ang tunog niya. Mamaya, titingnan natin kung may kaibahan ba kung tapos na nating i-DIY maintenance. Mga gamit natin sa pag-DIY maintenance, ito. Ito yung tensioner spring na ipapalit ko maya. Medyo matigas na ito na klase. Ito yung para sa bulb clearance. Sa spark plug, tignan din natin may ang gap niya at yung iba pang tools. Ang oil pala na gamit ko mga ka-RS, ito gold cap siya. Yun sa manual na nakita ko saktong sakto 10W30. Marami pang sinasabi sa manual pero basahin nyo na lang, pareho na naman. And then babaklisin natin itong mga flarings, itong cover, para mas magandang may lugar tayo, mas malaki ang lugar para tanggalin yung mga bolts and nuts. Sunod dito maya, titingnan din natin para sa yung timing na sinasabi. So, ayan mga ka-RS, binaklas ko na lang lahat ng cover para mas madaling ma-access ang mga mahirap suungin na mga parte tulad dito. Dito, sunod yung sinasabi kong kanina, itong dito para sa timing. Itong timing kasi dapat pareho sa indicator dito pati yung dito rin. Oh, yan, at least para makita nyo na rin kung yung nakahubad na RS125FI natin. Yung mga parts na mga bago sa FI, ito yun, ito, throttle body. Yan siya. Ito yung fuel injector. Yan. Nakakonek kasi siya ito galing sa dito, sa tangke. Yun. At dyan sa loob, ito yung fuel pump. Sunod may fuel filter siya bago papunta dito kay FI, fuel injector. Then itong throttle body ang nagko-control ng hangin kasi meron siya yung parang valve na bukas sarado dito, galing dito kay air cleaner. Ipapakita ko sa inyo yung ECU natin. Oh, yan, ang dumi. Sakto, lilinisan ko lang din. Matagal na rin wala na linis eh. Laging nadadaan sa alikabok. Sunod ngayon lang nabuksan. Ito yung ECU natin mga ka-RS. Ito. Hindi naman siya basta-bastang nababasa. Kasi may cover naman galing dito sa baba. At ang sa mga napanood ko, hindi naman daw basta-bastang mababasa itong ECU natin kasi naka-seal daw ito. Parang dito sa mga connector meron pa ring parang rubber para maka-seal siya. Naka-secure naman mabuti. Yan siya, yan ang ECU natin. Yan yung sa mga gustong mag-remap, ito ang nire-remap
kinakabit dito. So, ito yun kanina yung fuel injector. Yun siya. Yung ano pala ito, may oxygen sensor na rin itong RS natin eh. Ito siya. Minsan pag naalog o medyo na tamaan ng bato yung parehas doon sa FI na XRM kasi parang open yun ata yun eh. Pag tinamaan ng bato o nasagi ng anong bagay, yun ang magiging dahilan ng pag yung sa engine light, check engine. So tuloy tayo mga ka-RS dito sa pag-change oil natin. Dito i-check ko lang muna kung ano na ba talagang kulay ng itong oil natin kasi medyo matagal na. Then, hindi niya masyado maklaro pero sa akin nasa nakikita ko medyo maitim na, palitin na talaga. Oh, ayan ang kulay mga ka-RS. Nakikita nyo, medyo maitim na. So, punta tayo doon sa drain plug para mag-drain na tayo ng oil. At ayan mga ka-RS, dito tayo sa ilalim. Ito. Itong drain plug na ito. Ito. 17mm. Yan yung drain pipe, drain plug natin para sa pag-change oil. Kasi ang iba, marami nagkakamali ang natatanggal nila. Itong sa kabila. Ito. Ito yung sa tensioner. Yan, papalitan ko rin yung tensioner mamaya. Papakita ko. Ito, 14mm. Ito. Itong sa drain plug sa oil, 17mm. So, naka-prepare na yung pang-drain ko. Isa pa pala mga ka-RS, para hindi nyo makalimutan, itong drain plug para sa oil ay dito nakatapat sa brake pedal. Ito. So, yun, tatanggalin ko muna. So, ayan mga ka-RS, nagdi-drain na. Mamaya naman yung sa tensioner. So ayan mga ka-RS, habang nagde-drain tayo ng oil, tinanggal ko na lang din itong mga cover dito. Itong dito yung sinasabi kong sa timing. Sunod itong tapit cover, tinanggal ko na lang din. Ito na sila. Itong sa tapit cover pala mga ka-RS, kung manipis na itong o-ring, may nabibiling ganito. Ganon din itong sa mga o-ring na yan. Ito. Nagsisilbing gasket kasi yan. May mga pabiling ganyan. Ang pagta-timing na ito mga ka-RS, dapat makikita mo dito yung letter T. Ibig sabihin yung top dead center at itong dito dapat itong bilog na ito, kung nakikita nyo yun, dapat sentro din siya itong dito. So yun mga ka-RS, ito na timing ko na. Kung nakikita nyo, yan yung letter T. At yung guhit nya, nakasinto naman. Itong dito, yun yung parang may kurit dyan sa taas. At yung maliit na, parang linya na maliit, ay sentro. Yun, sentro na. Dapat letter T ang makikita nyo. At yung dito, yung sinasabi ko rin, itong bilog na ito, at itong parang matulis na itong dito sa side, pantay na rin.
Ngayon, tingnan natin sa mga bulb clearance niya. Ibig sabihin kung nagagalaw, yun. Ibig sabihin, naka-timing na siya. Ngayon, napipil ko ito, parang mas maluwag itong sa exhaust natin. Itong sa taas, parang ganun din. Kaya kailangan natin ng clearance. Siya nga pala mga ka-RS, ang direksyon ng ikot nito, nitong pagta-timing natin, yung parang pareho ng direksyon ng gulong. Ibig sabihin, pupunta dito, counterclockwise. Okay mga ka-RS, mag-a-adjust tayo ng bulb clearance gamit itong filler gauge na ito. At ang gamit natin ay yung clearance na 0.5, yung standard sa intake pati sa exhaust nya. Diyan nilalagay yan, yung parang yung didikit sa ano, sa barbula. Yun siya kung nakikita nyo. Pasensya na mga ka-RS, 100 na ako, walang ibang nagbibideo, kaya ipopost ko muna at patuloy lang tayo maya. So yun mga ka-RS, na adjust ko nitong ano, bulb clearance gamit itong 9mm na back clearance para dito na size, at itong long nose. Yung ginamit ko pala pang tanggal yung mga bolt dito at yung dito sa tapit cover ay 8mm. Ginamit ko pang yung filler gauge ito mga ka-RS. Maraming nabibiling ganito sa mga hardware o kaya sa mga motor shop. Okay mga ka-RS, ito na naman ang tatanggalin natin, itong sa ano ito, tensioner spring or tensioner rod, ang gamit nating wrench ay 14mm. Ito, tandaan nyo lagi, pag itong tensioner spring na bolt ay 14mm at yung sa drain plug ng oil natin ay 17mm. Yan mga ka-RS, natanggal ko na yung tensioner rod at tensioner spring. Ito na siya. Bali, ito yung stock spring. Kung nakikita nyo, parang manipis ang spring nya. Hindi katulad nitong bago kong bili, mas malaki. O yan, ipagtabi natin. O. Kaya, yung sabi na, mas matigas ito. Itong bago kong bili, kaysa itong sa stock spring. Ang kuhan ko, kung paano ipasok mga ka-RS, itong maliit na spring na ito, dito, ganyan siya. At ito ang unang nakapasok. At itong plug na ito, itong sa ano niya, ito naman ang nakakonek dito. At ang sekreto, teflon. Pero huwag nating punuin ng teflon hanggang sa taas, mga dito lang sa bandang baba. Kasi delikado, baka humalo sa langis at pumasok sa loob ng makina. Ganun rin sa drain plug ng oil natin. Pwede rin natin lagyan ng teflon para no leakage. Tips lang mga ka-RS, ayon sa napanood ko, itong
itong ano, itong spring nito, tensioner spring ay pwede namang yung pareho ng tie rod spring, yung sa brake tie rod. Ganitohin nyo lang rin ang kataas ng sukat. Ito na yung itsura nya, mga ka-RS. Meron ng teflon, nilagyan ko na. Pero nakikita nyo, hindi ko pinaabot hanggang sa taas. Medyong bandang baba lang. Ganun rin dito. Okay, ready to balik na. Ganito ang pagbalik ng tensioner natin, mga ka-RS. Unahin nyo itong tensioner rod, sunod itong spring, then itong plug. Ganyan lang. At yun nga, dahil tensioner spring, meron siyang tension, kaya i-post ko muna para maikabit ko. Yan, naibalik ko na, mga ka-RS. Hindi naman kailangan masyadong mahigpit. Ngayon, lipat tayo doon sa drain plug para sa oil. Balik na naman natin yun. Okay, yun mga kapit, na ibalik ko ng mga cover dito at yung itong ano natin, tensioner spring at tensioner rod, at saka yung sa drain plug na ibalik na rin para sa oil. Ngayon mag-change oil na tayo, mga kapit. So yan mga ka-RS, naka-prepare na rin itong embudo natin para sa pag-change oil. Pero bago yan, review muna tayo dito sa ating manual about sa oil. Nakalagay yun, Honda engine oil Jazz Hot T903 standard Mesa. Diyan tingnan natin kung pareho bang nakalagay dito. Yun, pareho siya. Yan, isasali na natin itong oil. Nakalagay rin sa manual 700 ml, so dapat may matira tayong 300 ml. Estimate. Kita na natin kung anong resulta niya, kung maganda ba yung pagka-tune up, yung DIY ko na tune up. Alam niyo mga ka-RS, ginagawa ko lang ito, kinukopya ko lang sa mga napapanood ko. Pero dati meron na rin akong experiences sa dati kong motor, na halos lahat ako na lang nagsiservice at nagmi-maintenance. Yun, okay na. Yun, i-close na natin. And check natin rin ang spark plug. Tingnan din natin yung gap niya, mga ka-RS. So ito na yun mga ka-RS, ang spark plug ko. Parang okay pa naman kahit na medyo nangingitim na. At ang gap nya, ayun dito sa manual ang nakalagay. Yan, 0.82-0.90 mm, or 0.031-0.035 inch ang available lang dito. Ito sa figure gauge ko ay 0.25. Susubukan natin sukat niya.
yun. Kung hindi naman naglalayo, ibig sabihin okay panggap niya. Ngayon ibabalik na lang natin muna para matry na natin. Nabalik natin mga ka-RS ng spark plug. One last thing, itong air cleaner natin. Eh dapat ma-check din natin kung pwede pa ba o malinis na. Tingnan nyo na lang rin sa manual kung ano ang frequency ng pagpapalit nito. Tapos, uy, yun. Medyo marumi na talaga. Ang problema lang dito sa amin mga ka-RS eh malayo pang ma-orderan ko. Ilang oras pang biyahe. Pero anyway, lilinisan ko lang muna siya ng paint brush o ano mang brush mga ka-RS bago ibalik. At mamaya itatry na natin ang pagkatapos ng maintenance na ito. Okay, yan na mga ka-RS, paanda na, tapos na tayong DIY maintenance. Sa mga nanonood hanggang sa puntong ito, maraming salamat. At kung hindi nyo pa napanood yung dati kong video, yung about sa pagre-reset ng ECU ng RS125FI natin, tingnan nyo lang sa link below, nandyan yan. Sa susunod mga ka-RS, gawa ko ng ibang video about sa itong sa converted na disc brake at yung pwede ko pang ibang i-upgrade dito sa RS125 natin. Hinahinay lang. Please like and subscribe. Maraming salamat mga ka-RS. Ride safe!